kalikasan, handog ng Diyos at sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw, mga kapatid, ating ginagunita si San Clement, Papa at Martir. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, buong kababaang loob, hilingin natin ang awa at biyaya ng Diyos, gayon din ang kanyang pagkapatawad sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kadakilaan mo'y nangingibabaw sa hanay ng mga tanang banal. Ipagkaloob mong igagalak namin ang paggunita taon-taon kay Papa San Clemente, na pari at martir ng anak mo. Yamang kanyang pinanindigan ang paghahaing ginanap niya sa iyo, at kanyang pinatunayan sa buhay ang itinuro niya sa mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsuupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang dalawa kong saksi. Ito'y ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatutuo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod, na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng tatlong araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoori ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagat ang dalawang propetang iyon ay nagdudulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng tatlong araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay, at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika. Umakyat kayo rito, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasa langit sila sa isang ulap.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papupurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilanling asawa niyang yamang napangasawa niyang silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagdiliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas magtanong sa kaniya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid.
Magandang umaga din po, Father. Tuwing Linggo, ito yung araw ng ating pag-alaala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat si Hesus ay muling nabuhay sa araw ng Linggo. At tuwing Linggo rin, ipinapahayag natin sa ating pagdarasal ng sumasampalataya ang muling pagkabuhay ng mga namatay. At sa ating Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Naniniwala tayo na tayo ay muling bubuhayin ng ating Panginoon. Naniniwala tayo sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Ito yung ating paniniwala sapagkat unang-una si Jesus ay namatay, ngunit muling nabuhay. Itong mga Saduseyong ito sila, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya alam po ninyo, mahilig silang mangamkam ng mga gamit. Okay? Kasi hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Para bang lahat kailangan nilang maranasan sa buhay na ito. Lahat kailangan nilang makuha. Kaya sila ay medyo sabihin nating tumatangkilik sa materialismo. Kaya nga po, dapat nating makita o dapat nating malaman na tayong lahat ay bubuhayin ng ating Panginoon. Bagamat mayroong mga tao na sabihin nating total separation from the Lord. Pero naniniwala tayong lahat ay bubuhayin, lalong-lalo na kung ang ating mga kasalanan ay ating pinagsisihan. Kaya alam po ninyo mga kapatid, yung purgatorio, okay, yung purgatorio ay isang biyaya ng Diyos. Sapagkat parabang ine-extend niya yung kanyang awa sa ating lahat. Para lahat tayo ay muling buhayin at makapiling ng Diyos. Yung purgatorio ay extension ng kanyang habag para sa ating lahat. Kaya dapat nating ikatuwa na mayroong purgatorio. Upang hindi lamang dahil ine-extend ng ating Panginoon ang kanyang habag para sa ating lahat, kundi inihahanda rin niya tayo na siya'y ating makapiling, na siya'y ating makasama. Kaya salamat dahil merong purgatorio. At eventually, ang langit. Ito yung ating maging pangarap lagi. Papaano natin magiging pangarap ang langit kung dito pa lamang sa lupa, parang impyerno na. Kaya nga po mga kapatid, dapat nating pagnilayan ano yung ating ginagawa para tayo ay mapunta sa langit. Tayo ba ay gumagawa ng kabutihan dito sa lupa para yung ating pangarap ay matupad na tayong lahat ay mapunta sa langit na kapiling ng ating Panginoon. Kung dito pa lamang sa lupa, gumagawa na tayo ng iba't ibang pamamaraan, iba't ibang kabutihan para dito pa lamang, kumbagay, maranasan na natin ang langit. Maranasan na natin na ang Diyos talaga ay kapiling natin. Kaya wala tayong ibang tatangkilikin kundi ang kabutihan. Para tayo nag-iipon, nag-iimbak tayo ng kabutihan. Para dito pa lamang, maranasan na natin ang langit, maranasan na natin na tayo'y kapiling ng Diyos. Kaya mag-imbak tayo ng kabutihan para tayong lahat ay mapunta doon sa langit na pangarap nating lahat. Pangalawang punto po, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay walang ibang simbolo o kahulugan para sa ating lahat, kundi pag-asa. Ngayon pong 2025, next year, pagdiriwang natin ang Jubilee Year, at ito ay may temang Pilgrims of Hope. Paalaala sa ating lahat na sa kabila ng
kawalang pag-asa sa mundong ito. Recently, binagyo tayong lahat, nung Christine at kamakailan nitong Pepito, lalong-lalo na sa probinsya ng Aurora, hopeless. Kung makikita po ninyo sa social media, yung mga lugar na talagang sinalanta, parang walang pag-asa. Wala lang pag-asa ng makabalik sa dati. Lalong-lalo na ho yung mga magsasaka, nakakalungkot. At talagang walang iniwang kapag-apag-asa itong bagyong Pepitong ito. Pero tayo na medyo hindi binagyo, hindi sinalanta, malaki ang ating magagawa na iparanas sa kanila yung pag-asang iyon. Na minsan sa kanilang buhay, sila ay sinalanta ng napakatinding bagyo, pero meron din mga taong handang magdala ng pag-asa sa kanila. Na pag-asang mabuhay ulit ng normal, katulad ng dati. Ito'y maging paalaala sa ating lahat na kahit papaano tayo na naniniwala sa muling pagkabuhay, na muling bubuhayin ng Panginoon, nagdadala ng pag-asa sa mga taong walang-wala, sa mga taong nasalanta ng matinding bagyo. Ipagdasal natin sila na huwag nakawin ang kanilang pag-asa ng napakatinding pagsubok na ito sa kanilang buhay. Magdala tayo ng pag-asa sa kanila sa pamamagitan ng walang pagdadalawang isip na pagtulong sa kanila. Bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, naniniwala sa muling pagkabuhay, maging pag-asa tayo sa kanilang lahat. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod nawa tanggapin ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong iyong martir na si San Papa Clement ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito. Katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na anak mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Papa Clement ay parangalan. Siya'y kapananalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa karatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit mo'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo. Sabi ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Jesus lamang ang tangi na aming andog para sa kapayapaan ng buong sansinukong. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa amin, kaluluwa
ibibigay sa amin ang kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng kalatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Papa San Clement sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, pangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarsal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikatlo, bilang pagdugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayon Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayon din, hinanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ika-4, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ng ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na tiket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yunting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa. Bilhin na ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-5,
Bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Capio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ika-anim, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arc entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lupang gate upang makapasok sa loob ng pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pag-unawa. Maraming salamat po. Sa mga nagnanais naman pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasiyam ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayong lahat.
may pananagutan sa isa't isa.